Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang almost 1 billion na daw po ang halaga ng starter ngayon ng Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang possible pa nga daw talaga na makuha ng Los Angeles Lakers si Lauri Markkanen. Kagaya mga ka-trops, nang naibalita ko sa inyo since nga maliit na lamang ang cap space ngayon ng ating defending champions na Boston Celtics ay pahirapan na nga para sa kanilang team na kumuha ng mga malalaking pangalan sa free agency market. Kaya nakapag-desisyon na nga po ang kanilang front office na imbes kumuha sila ng malaking pangalan sa free agency at trade market ay sinigurado na lamang nga po nila ang future ng kanilang super team sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng contract extension sa kanilang mga starter. Sa katunayan, inumpisahan nga po nila ito sa pagbibigay kay Derek White ng 4-year, $125.9 million contract na sinundan rin naman nga ito ng pagpirma ni Jason Tatum ng 5-year, $314 million contract. Bukod rin nga dyan, bago pa man magsimula ang off-season ay binigyan na rin naman nga nila ng 4-year, $135 million na kontrata si Holiday, at si Jaylen Brown na binigyan rin naman nga nila ng 5-year, $303.7 million max contract. Samantala ang kanilang sentro naman nga na si Kristaps Porzingis ay pinapirma pa lang nila last year ng 2-year, $60 million. Kaya dahil nga dyan ay umabot na rin naman sa $939 million ang kabuuang kontrata na ibinigay nila sa kanilang mga starter lamang. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang possible pa nga daw talaga na makuha ng Los Angeles Lakers si Lauri Markkanen. Bukod nga mga ka-trops, sa pagkuha kay DeMar DeRozan mula sa Chicago Bulls sa pamamagitan ng trade ay may iba pang ang kinakausap ngayon na mga teams ang Los Angeles Lakers at isa na nga dyan ay ang Utah Jazz. Sa katunayan, base nga sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, kasalukuyan na nga daw pong aktibong nakikipag-trade talk si Rob Pelinka sa front office ng Jazz upang mabigay nila ang karapat-dapat na trade package na ipapalit nila kay Lauri Markkanen na willing pare naman na lumipat at maglaro sa Lakers. Sa ngayon nga daw po ay kayang-kaya pare nga dito-dito ng Lakers na ibigay o i-offer sa Jazz ang kanilang mga manlalaro na sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura at maging si Gabe Vincent. Bagamat man nga mga ka-trops, nabigo ang Lakers makagawa ng trade ng mga nagdaang araw ay hindi pare naman nga sila sumusuko sa paggawa ng move dahil kagaya nga ng ibang team ay hindi rin naman nga sila kontento sa kanilang kasalukuyang lineup and since nga umabot na sila sa second apron ay wala na nga talaga silang ibang pagpipilian kundi gumawa na ng isang malakihang trade sa mga susunod na araw. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.